Ito yung ating gagawin, mga kabuting-ting, na microwave. American home. Ayan. Ang problema nito ay nagkakaroon ng spark yung pinaka-magnetron niya. Ayan, mga kabuting-ting, gaya ng nakikita nyo. Bali, may sunog yung pinaka-mica paper niya. Ayan. Pagka ganitong may sunog yung makeup paper niya, bago tayo magpalit, kailangan siguraduhin natin na maayos yung magnetron para hindi masayang yung ating ipapalit. So, ang gagawin natin, bubuksan muna natin at i-check yung mga pyesa. Ayan, mga kabuting-ting, yung ating magnetron. Ito, kailangan ma-check muna natin to. Ito naman yung high voltage transformer niya. Yung high voltage diode at saka capacitor. Ito yung mga pangunahing chine-check kapag gumagawa tayo ng microwave. At kapag ang problema ay hindi umiinit, ay ang mga itong mga pyesa ang pangunahing nasisira. Saka ito, mga to. At pwede rin ito, o kaya ito. So, ang gagawin muna natin ngayon ay i-check natin ito. Babaklasin natin. Mga kabuting-ting, bali tinamaan yung ating magnetron antenna. Ayan. Kapag mga ganito ay mas mabuting magpalit na rin tayo nito para masigurado natin na tatagal din yung ating gawa. Kasi pag hinayaan natin na ganito, may tama na, hindi magtatagal o baka ilang araw lang pagka ginamit ng medyo mas matagal tong unit ay susunugin ulit yung ating ipapalit na ating papalitan o pinalit na pyesa. Pero bago natin magpalit dito, siguraduhin muna natin na buo pa itong ating magnetron. Ayan. Kung paano i-check yung magnetron, ipapakita din natin sa video na ito kung paano mag-check. Pati na rin itong high voltage transformer niya ay papakita natin kung buo. At magkakaroon tayo ng comparison sa mga sa sirang ganito. Pati na rin ito, i-check natin. So ito, mga kabuting-ting, i-check natin yung dito sa pinaka ground na tsaka dito sa coil ng primary. Check natin kung may palaw ay hindi siya, ay ibig sabihin may leak na yung ating high voltage transformer. So ito, okay naman. Ayan. Ayan, walang palo. So, okay yung ating primary. So, tignan na naman natin dito sa secondary niya.
Ayan, talagang may follow yan. May point, magdi-deflect yung pointer needle natin. Pag dito, kailangan wala. Ayan. Ayan. So, at saka ito, kailangan mayroon din siyang masukat na resistance. Ayan. Pero pag i-ground natin, kailangan wala. Ayan. Wala siyang pa-deflect. Yung pointer needle, walang reading. At saka pala mga kabuting-ting, bago tayo mag-check ng high voltage transformer nito, ay kailangan nating i-discharge yung ating capacitor para sigurado, para hindi tayo masiraan ng ating tester. Bali, bago ko chinek ito kanina mga kabuting-ting, ay dinischarge ko na ito. Ito, chicken naman natin yung high voltage diode. Ayan, kailangan pagbaliktad nito ay walang deflect. Ayan, ganyan. Itong ating capacitor naman ang i-check natin. Ayan mga kabuting-ting, bali good pa yung ating high voltage diode, yung capacitor at saka itong ating transformer. Ngayon, i-check naman natin ngayon yung ating magnetron. Ayan. Ito mga kabuting-ting, talagang may masusukat tayo rito at halos shorted kung sa makikita sa digital. At pagka ibinadiground natin yung isang test probe natin ay nagkaroon tayo ng reading, ay ibig sabihin sira yung ating magnetron. So ngayon ay okay naman, wala naman reading na makuha. Ibig sabihin, itong ating magnetron ay buo pa. Ang nakikita ko lang na magkakaproblema rito ay itong ating magnetron antenna. Bali, ito may tama na. Ito papalitan natin mga kabuting-ting, para hindi masayang yung ating ipapalit na mika kung sakaling baka hindi tumagal. Hanap lang ako ng pamalit. Ito mga kabuting-ting, bali mayroon akong nakuha. Ayan. Matanggalin na lang natin itong pinaka-antena niya at ipapalit natin doon. Ito medyo mahirap lang tanggalin kasi masikip. Hindi naman natin pwedeng gamitan ng pang-ipit para ang tanggalin, baka magalusan. Yun pa yung dahilan ulit para magkaroon siya ng spark pagtagal. So, tanggalin ko muna mga kabuting-ting. Ito na mga kabuting-ting, bali natanggal na yung ating antena. Ito yung papalitan natin.
Ayan. At ito naman yung ipapalit natin. Gaya ng nakikita nyo, ito ay makinis pa. Wala pang bahid. Karumihan, ika nga. Wala pang tama. Ito. Ito. Ito ay hindi naman na kahit yung pagbalik ay hindi na natin kailangang gamitan ng long nose o plies. So, i-push na lang natin ng kamay. Medyo masikip nga lang. Pero sabi nga ng iba, mas okay naman kung medyo masikip. May trail nga. O baka iba yung iniisip nyo dyan, ha. Microwave yung pinag-uusapan natin dito, yung ating ginagawa. Ayan, mga kabuting-ting. Ali. Ayan na. So, babalik na natin. Ito, mga kabuting-ting. Bali, nai-assemble na natin yung magnetron. Ang susunod na gagawin natin ay papalitan naman natin yung makeup paper na. Yan mga kabuting-ting, bali yan ang susunod nating papalitan. Tanggalin natin yung makeup paper niya tapos papalitan na lang natin ng bago. Ayan mga kabuting-ting, bali sunog na. Ito mga kabuting-ting yung ating ipapalit na makeup. Ayan. Kung napapansin nyo ay hindi nyo kasukat. So, ang gagawin na lang natin ay ikakat na lang natin para magkaroon siya ng ganito. Ayan. Ito, ikat ko muna mga kabuting-ting. Ito na mga kabuting-ting yung ating ibagong ikakabit. Ayan, naikat na. Ayan. So, yan, ilalagay na natin. Kailangan paglagay natin ay dahan-dahan din para hindi siya magkaroon ng lamat. Ayan mga kabuting-ting, bali na ilagay na natin. At siya nga pala kung ganitong mayroon tayong napansing kalawang sa loob ay mas mabuting linisin na natin at isprehan. Ayan, kasi pagka nagkaroon ng pagtagal nito ay baka isa pa to sa dahilan para mag-spark ulit. So kailangan linisin natin ito tapos sprayan na lang natin ng kailangan. Ang gagamitin din natin dito na pang spray ay yung high temp. Yan, kasi ito bakbak na yung kalawang ng yung pintura niya. Kabuting-ting, bali ito yung mga pinturahan manda tsaka doon sa loob. Ayan,
Ito na po mga kabuting-ting yung ating pininturahan. Ayan. Saka banda doon. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Bali malamig. Saksak natin. Set natin sa ayan. Start. So ayun, gumagana na siya at hindi na nag-spark sa loob. At pagkatapos ko maisarado ito mga kabuting-ting ang tabayanan, ipapakita ko yung sira ng mga kagaya niyang pyesa kung paano i-check, kung paano malaman na ito ay sira, para magkaroon din kayo ng idea na at mas madali nyong magawa yung inyong mga ginagawa. Kung kasakaling maka encounter kayo ng ganitong microwave, ay mayroon din kayong basihan. Ayan, tignan natin. Ito mga kabuting-ting, bali magkaya na nakikita nyo, umuusok o. Oh. Mainit. Ayos na. Ito na mga kabuting-ting, yung ating panghuling bahagi ng ating video. Ayan. I-check natin yung mga sirang pyesa, para maikumpara doon sa buo at mas madaling batayan kung sakaling ating ginagawa ay gaya nito. Ito yung start, yung capacitor niya. Ang buo nito mga kabuting-ting, kapag tinester mo, papalo yung ating pointer needle tapos babalik. Ito, naka times 1 lang tayo. At i-check natin yung ano. Ayan, gaya ng nakikita nyo, times 1 lang pero shorted na. Ayan. Kahit baliktarin natin ito, shorted. Ayan. Ayan. So, ito ay defective. Ito naman high voltage diode niya. Ito mataas yung reading niya. Pag naka times 1 tayo, akala natin siya open. Ayan. So, kailangan naka times 10 tayo. Ayan. Ayan yung buo niya. Dahil wala akong buo sirang high voltage diode, para sasabihin ko na lang kung paano nating malalaman na sira ito. Kapag itong test probe ay ni-reverse mo, kapag yan pointer needle ay nag-deflect, mayroon siyang leak. Pagka lumagpas naman dito, nakarating sa zero o lumagpas pa, ibig sabihin shorted dito. So ito ay buo mga kabuting-ting, yan, buo pa. Ito namang magnetron,
sila naka times 1. Check natin tong dalawang terminals. Ito akala natin shorted pero buo ito kasi coil yung laman sa loob. Ngayon ipapadigraw natin yung isang test probe. Ayan, kapag ito ay nag-deflect, ang magnetron natin ay sira na, grounded na. At dahil wala namang tayong nasusukat na resistance, ay buo pa. Kadalasan naman kasi nasisira itong magnetron antenna. Ito, yung dulo niya. Nasisira ito dahil sa overheat o kaya pag nasasalangan yung ating microwave ng metal, stainless, magkakaroon ng reflect yung ano, nagbabackfire ka nga yung electromagnetic yeah. At nasusunog ito, kasama na rin ito kapag nasunog ito, nagbabackfire naman uli ay nagbabackfire din yung kuryente niya at nasusunog ito, dinadamay. At next, itong ating high voltage transformer naman. Ayan. Ito mga kabuting-ting, bali ito yung primary niya. At ito naman yung secondary. I-check natin, unahin natin yung primary. Bali lang times 1 tayo. Primary to ground kaagad. Ayan, kung napapansin nyo mga kabuting-ting, bali may reading siya. Kailangan, dapat ito wala. So, itong high voltage transformer na to, ang problema ay grounded itong primary winding niya. Kailangan ito, kahit naka times 10 ka, 10K or 1K, wala kang masusukat dito na resistance. Kapag ito ay leak or shorted, grounded na, ang labas nito ay pumuputok itong pinaka fuse niya. Tignan natin itong secondary niya. Times 1. Ayan, normal lang yan na may ma-reading tayo. Body ground. Ayan, wala. So, itong pinaka-secondary winding niya ay buo. At ito naman yung papuntang magnetron. Ayan, normal din yan. Buo din yan. Kailangan lang wala siyang resistance to ground. Ayan, ganun mga kabuting-ting kung paano i-check yung ating high voltage transformer, magnetron, capacitor at high voltage diode. At sana nakatulong sa mga baguhan ang video na to. At kung alam mo na itong kung paano gumawa ng microwave ay pwede mo naman nang hindi panoorin. At kung trip mo pa rin panoorin bilang suporta sa akin ay maraming salamat. At kung bago ka sa channel na to, paki-subscribe na rin at paki-hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod pang video. At sa nga pala mga kabuting-teng, bali bago ko tuluyang tapusin ang video, shout out muna kay Sir Dave Electronics. Ayan. Mayroon siyang channel din na kagaya natin mga kabuting-ting. So, pasyalan din natin yung mga kanyang channel at mayroon, marami din tayong matututunan. So,
hanggang dito muli mga kabutingting, at abangan yung susunod nating upload.